Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako, ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang isang tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tayo po ngayon ay nasa ika-apat na linggo sa karaniwang panahon sa araw po ng Sabado. Sa ating ebanghelyo ay maririnig natin na si Jesus ay inimbitahan niya ang kanya mga alagad na pumaroon sa ilang upang makapagpahinga sa kabila ng karanlang napakaraming ginagawa. Pero pagdating ni Jesus sa kabilang ibayo ay sinundan siya ng maraming tao. Kung kaya nga't mas nauna pang dumating ang napakaraming tao at si Jesus ay nahabag sapagkat tila baga ang mga taong ito ay mga tupang walang pastol. Pero balikan natin ang concern ni Jesus tungkol sa kanyang mga alagad na sa kabila ng tayo ay batbat ng mga gawain, tayo ay abalang-abala. Hinihimok ni Jesus na magkaroon tayo ng kaunting panahon para makapagnilay, makapagdasal, to have some moment of silence for ourselves.
mga sandali na tatanungin natin, kumusta ba ako? Ano ba ang aking nangyari sa aking buhay sa kabila ng ako ay abalang-abala sa mga gawain? Marami tayong mga pinagkakaabalahan, marami tayong mga concern. Pero sana ay bibigyan din natin ng panahon ang ating mga sarili na makapagnilay, makapagpahinga. Mabigyan natin ng pagkakataon na tayo ay lalago sa kabila na tayo ay abala sa maraming mga bagay-bagay, ay bibigyan natin ng panahon ng ating sarili na pagnilayan ang lahat ng ito upang tayo ay hindi mawala sa tamang landas. Maaaring nababatid ni Jesus na kung tayo ay maabsorb ng maraming gawain na mga pinagkakaabalahan natin ng ating mga concerns, mawawalan tayo ng panahon para sa ating sarili at maaari ang resulta nito ay mawala tayo sa tamang direksyon na maiba na yung ating mga prioridad sa buhay. Sa halip na kung ang ginagawa natin, halimbawa ay abala tayo sa paglilingkod at mga gawain para sa ating kapwa-tao at nalilimutan natin bigyan ng panahon ang ating sarili para pagnilay-nilayan ang lahat ng nangyari, mga bagay na ating ginawa, ay baka tayo ay magkaroon ng burnout na tinatawag. Masobrahan tayo ng pagod at mawalan tayo ng gana. Kaya nga, para manatili ang ningas na nag-aalab sa ating puso, sa ating mga gawain, ay ating bibigyan ng panahon ang ating sarili kasama ng Panginoon sa ilang. Pero sa Ebanghelyo, kung tutunghayan natin, maraming tao ang sumunod kay Jesus at hindi agad siya nakapagdasal. Pero nang matapos ang lahat ng kanyang gawain, ang kanyang mga alagad ay kanyang pinapunta sa isang ilang. At siya ay nagkaroon ng pagninilay sa kanyang sarili. Siya ay umakyat ng bundok at buong magdamag ay nagdasal. At ito rin sana ang ating matutunan na halimbawa mula sa ating Panginoon na sa kabila na tayo ay abala sa ating mga gawain, magkaroon tayo ng panahon sa pananalangin. Sapagkat sa pananalangin, sa ating pagdarasal, sa ating pagmuni-muni, sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos, tayo ay lalakas. Tayo ay titibay. Tayo ay magkakaroon ng gana na magpatuloy sa ating mga gawain. At yung ating pagod, yung mga suliranin na ating naengkwentro, ay muli sa pamamagitan ng ating pananalangin, tayo ay marerefresh. Tayo ay makaradama ng pagpapanibago sa ating kalooban, sa ating pagkatao. Kaya nga, sana kung sa buong linggo na nagdaan, sa mula Lunes hanggang Biyernes, tayo'y naging abala, ngayong araw ng Sabado ay tayo ay magmuni-muni, tayo ay manahimik, tayo ay magdasal. At bukas sa araw ng Linggo, ay tayo naman ay sisimba, mananalangin, magpupuri at magpapasalamat sa Diyos sa buong linggo na nagdaan at hihingi tayo ng bagong lakas para sa darating na mga araw. Kaya nga, magdasal, magbigay ng panahon sa pananalangin upang ang init, ang apoy na ating natanggap ay patuloy na mag-uumalab. Sa pananalangin at pananahimik, naroroon ang Diyos.
Well, the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own. Just another stranger. Yes. Do you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time?